Siyempre, pag sabi yung Honda, premium talaga yan. Ang boss, no? Ayan, no? Wow. Honda talaga, no? May nakalagay Honda, oh. Brush walk niya, locks man, bro. Ano yung headlight niya, katobis, no? Ano siya integrated, katobis, no? Ito yung headlight na naka-bulb type dyan. Pwede pa siyang parking light dyan. Dito naman ang kanyang padding beach. Pero kung gusto niyo high-end talaga, premium, double premium, class A. Ito lang po, katobis, no? Panalo. Double E plus, no? Okay. Hindi lang double, triple E plus pa ito, mga boss. Ano naman ito, Mamari? Ito naman si ating Honda Yugo GT. Ito ang pinaka sikat sa kanila. The line, katobis, no? Kasi, di ba ito yung dalawang, ano, ma'am? Naka-dual battery po siya. And then, 5,000 watts na po ang kanyang motor. Grabe. So, ayan, katobis, kasama ko ngayon ang admin staff ng Tianma Electronic Bike Honda, exclusive Honda, kung saan andyan si Ma'am Madam Marie. Hi, Madam Marie. Hello po, magandang hapon po sa inyo. Welcome po uli dito. Welcome to Tianma Honda. Aba ko tayo magsimula, Ma'am. Ano ba yung complete address nito, Ma'am Marie? Dito po lang kami sa 1119 Nara Street, Tondo, Manila. Tapat po ay katabi po kami ng 1125 Nara Street, Tondo, Manila. Yan, so katabi lang katabi. So yung ating previous vlog about kay Aima, ayan, katabi lang talaga sila. So, atin na pong simulan, Ma'am Maria, anong mayroon kayo dito, ma'am? Bale, meron po tayo dito yung pinaka, ito po sa Honda, ito yung pinaka cheaper price namin. Itong Honda UB. Bale, ang Honda UB namin, naka 350 watts po siya na motor, pero Bosch motor na po siya, tapos ang speed niya, 25 kilometers po, kaya hindi po siya pasok sa kategory ng L1B. Oh, L1B. Kasi pag sabing L1B, ito ba yung ano, ma'am, no, yung kailangan pa i-race? So, opo. Ito katabi, hindi pasok sa L1. So, therefore, malaya kang maggalagala, no? Magandang klase ito, Honda. Da. Wow. Ano available kulay ito, ma'am? Mali. Ang bali, two colors lang po available. Yung black at saka yung blue. Ah, akala ko ito kasama to. Ito. Same lang po. Black same din. Lang black. Okay. Yung ano niya lang. Naubos black. Na po yung white, eh. Ah. Black at saka blue na may pagka matte ang kanyang texture dito ka tropics, no? Sobrang ganda ang kanyang headlight dito, medyo may pagka triangular forms, no? Tapos naka ano ang kanyang ilaw diyan, naka projector type. Ano kanyang gulong dito, ma'am? Ang gulong niya po 275x10. Ayun, 2.75x10 ang kanyang specs sa kanyang gulong, naka mugs ang kanyang rim. Tubeless na, ma'am, no? Tubeless na po siya, tapos ang battery niya 48 volts, 14 ampere lithium battery po. Lithium battery. So talking about lithium, ito yung magandang klase, ma'am, Marie, yes, when it comes sa battery, ma'am, no? Magandang klase na siya. At saka, magaang na siya, tapos sa charging time, 5 hours lang. Mas hours mabilis. Lang. Ah, mabilis ang kanyang charging time. Tapos, naka-disc brake, ma'am, no? Naka-disc brake na po siya. Tropics, oh. Panalo ka dito. Uy, solid. Tapos dito sa kanyang mismong, ano talaga, driving area, ayan, no? Sabi yung makulay, no? Ayan, no? Kulay orange dito, katropics, no? Visible sa gabi, no? Okay, meron siyang ano dito, apakan, meron ng ano to, shock, may upuan sa angkas, yan, hydraulic brake ang kanyang braking system dito. Ito, wow. Ito ka Tropex, tingnan natin yung pinaka battery niya para makita rin nila, tas open natin para makita nila yung pagka ano, yung mga full specification ng siyempre pag sabi yung Honda premium talaga yan, mga boss, no. Ayan, no. Oh. Wow, ito ang kanyang ignition key, ah. Wow. Honda talaga, no? May nakalagay Honda, oh. Yan. Ah, madali lang pala siya. Ano? Ibig sabihin, ma'am, Marie, pwede pala ito hugutin, ma'am, no? Mapo, huhugutin niyo po siya. Pag hindi niyo nagagamitin, pwede niyo tanggalin yung pagkahugot sa battery niya. So, ito na po siya. Yan. Grabe. Ang bali, pag nag-open siya, nakapark siya. Hindi siya automatic na andar ka. Kahit anong throttle yan, kasi nakapiece yan, no? Bali, pindutin mo muna yan bago siya mag-start yan. Start pwede na siya mag-start. May nakalagay ready na. Pwede na to. Pwede na yan. Na. Ayan, ito kanyang odometer. Ayan, ito kanyang kilometer per hour. Ayan, oh. So, ito ang kanyang battery indicator, ma'am, no? Ito yung percent ng battery. Ah, battery pala, percentage. 56% siya. So, mayroon siya, ano to, helmet hook dito. Ito, dalawa ang kanyang susi dito, mga boss. And then, para. Keyless rin po siya. Ah, keyless siya. Mayroon siyang keyless. Ito po. Ito siya. Ay, panalo. Bali, pag gusto niyo keyless, ganun din po. Double click.
double click po yung feedlot, aandar na po siya. Aandar na siya. And then pagpapatayin nyo, ito pong sign na to, pinakaangat yung pinaka-padlock niya, ipindutin nyo. Patay na po yun. Sabi ko, friendly use talaga si Honda, no? Kaya, so yan yung katabi, when it comes up immunity, ayan, ito po siya, no? Sobrang ganda, luxury ang kanyang locks dito. Pag di nyo na po siya gagamitin, pwede nyo pong hugutin na yung pinaka-ano niya, pinakasaksakan niya dito. Para hindi masyadong anong battery man, no? Yes po, yan. Para iwas sa drain. O, hindi ba drain ang battery? Bali, ito po, naghahalagang 58,999. And then, meron po kayong less po sa amin. Lalo na pag napanood niyo po itong video na ito kay Sir Tropex. Grabe, 58,000! Ayan! Panalo mga boss, so nakapayroon ka lang bumila, no? So, next one tayo mga boss, meron pa dito, ito naman po ang isa natin, ang isang Honda New UB. Siya naman po, New UB. Yung isa po, UB lang po siya. Ang dito sa bisado, may nakalagay New siya. New UB. Bali, si Honda New UB, ang pinagkaiba po nila ni Honda UB, mas mataas po ang ampere ng battery nito. Bali po kasi si Honda UB, 48 volts, 14 ampere lang po. Ito naman po, mas pinataas yung ampere ng battery, 48 volts, 24 ampere po. And then, ganun din po siya, 350 watts din po siya. And then, speed niya lang po, 25. Ito pong mga binablog namin ngayon, ito po yung hindi pasok sa L1B. Pero yun yung katabis, no? Nagmamatres na doon na talaga sa ampere. Ayan, ito medyo lower ampere siya. Yung ganun sa speed ampere na po siya. So, yun po ang kanyang kagandahan dito. Ito naman siya medyo may pagka-glossy version. Ito kasi katabis, mga halos matte color. Matte kanyang looks, no? Ito kaibahan, ito naman siya glossy na ng kanyang fairies dito. Bale, ito, Katropex, so, tingnan nyo, ha. Ang pinakaiba din nila, ay yung po kasi may angkasan. Ito, hindi, wala naman siya angkasan. Ah, plain lang siyang ganyan. Pero sobrang ganda kayo kukuha ng mga may design. Tapos kulay-kulay sa case. Wala niyang ilaw. Pero matte color siya. Ay, ano, glossy color. Matte pa na color. Wow. Ang kinagandahan din kasi nito, 'di ba? Pag inano mo siya, yung pakita mo nga. Kahit wala siyang susi, pwede mo siyang ipa-andar ng ganyan. Umaandar siya. Yung susi niyo, itong code na 'to, importante 'to, pwede niyo pong ibigay sa amin para makuha, ma-order namin kayo uli ng susi niyo. Okay. Kaiba kasi yung susi nila. Kaya may code siya yung ganito. Importante po itong code na ito. Okay, so price naman pa rin. Ang bale, nag-ahalagang 62,999 po ang ating Honda Newbie. 62,999 pesos. And then, ang available colors niya po, kulay army green, white, and then cream, and then black. So, ito mga po sa pangyay ang mga available ng mga stocks, no? Wow. Ayan pong kinagandaan kasi, ito removable din. Ayan, ito yun talaga. Tapos okay. Lithium na yun, ma'am. Lithium na po siya. And then 24 ampere na po yung battery, lithium niya. Mas mataas po yung ampere niya kay UB. Pusti mo nga yung mamari, mga ano kayang top speed, ma'am? Approximate mo lang. 25 po ang top speed niya. Tama na, no? Hindi masyadong pang city ride talaga siya. Ang top range, yung layo niya. Layo niya po, 80 kilometers na po ang target niya. Basta po sa specification niya, pag bumili naman po kayo, i-explain ko po sa inyo yung lahat ng specification nito para malaman nyo rin po. So, yun po, professional, if I were you mga po, ay mag-sign sa kanila para ma-discuss ng Madam Maria regarding sa complete details ko mga boss. Siyempre yung mga don'ts and don't topics. So, dito tayo sa kabila mga boss, meron pa dito si ano naman doon Maria? Ito naman po si ano, UB Cross. UB Cross. Opo. Yeah. Medyo may same naman din po sila ni ano, kaya lang magkaiba sila sa shock ni Honda New UB. Ah, meron siyang para may design dito sa kanya. And then kumbaga sa gulong. Gulong. Sa spike ng gulong and then dito sa shock. Pero same specification po sila. Pansin ko, may decals mo, no? Ayun mo naman, ito yung nakakay decals ito, gross. Iba kasi ko parang makasang ko kasi ko lang siya po yun siya. Kung gusto nyo may mga design ito po na nakakay gross sa agin ito. Kung pwede po lang dapat ito, gross. Okay, pero halos sila ngayon lang nakakarapan, no? Apo. Kanilang hit light dito, particular type siya dito. Glossy, tapos matang kanyang center part. May mga bukas na bukas pa dito. Okay.
Ano kanyang battery ito, ma'am? Ang battery niya po, 48 volts, 24 ampere na lithium battery. And then, ang kilometer range niya rin po, 80 kilometers siya. Available colors niya, two colors lang po si Honda UV Cross. Red and black. Red and black. Nagahalaga po siyang 72,999. Okay. So, next one tayo dito sa... Ito, maganda dito. Ito, Zoomer. Ang ating Zoomer E. Zoomer ang E. Honda Zoomer E. Honda Zoomer E. Bali, si Honda Zoomer E, battery niya, 48 volts, 24 ampere lithium battery, and then 90 kilometer range po siya, and then speed niya, 25. Apo. Sa 25 speed niya po, bali, pwede pa naman natin i-upgrade siya. Kung gusto niyo pong mas mataas yung, ano niya, yung, So, yun, provision, meron ng provision, ito yung gusto niyo patagdagan ang kanyang wersa, pagsangguli ko yung mali, pag-usapan ko yung bagay ng bus. Kung po, ito ang kanyang forma ni Honda Zoomer, May pagka, parang di ba may Honda Zoomer na? Na may bigasolina. Ito po, electric ito, lang. Ito naman siya is electric at production. Ganda itong mga bus, nakabuwa lang kanyang hindi drive, double hindi drive sa dito. Dito sa kanyang edge na yung iris niya. Itili. Parang mata siya. Parang mata niyo. Mata ng agila. Meron pa siyang parang bukas dito. Dito bahagi, glossy, matte dito bahagi. Tapos ito may finger na black. Isipin sa kanyang gulong, 90 by 90 by 10. Max, naka-mislead na ako. Wow. So, magkano ito mga kanin? 81,991 si ating Honda Zoomer E. And then, available colors niya, white, red, black. White, red, at saka black. Okay. Sa kabila, ito si Dax, Honda Dax. Ito naman ang ating Dax E, si Dax E. Bali, si Dax E natin, 48 volts, 24 ampere lithium battery din siya. And then, speed niya 25 din. And then, ang kilometer range niya, 80 kilometers. 80 kilometer. Opo. 80 kilometer ang kanyang range dito. Iba din kasi ang forma niya yung Dax, ma'am, no? Parang unique, at din sa kanya yung unictivity, at din sa kanya yung pagka-premium, ang kanyang forma dito. Kasi hindi naman ang pairing, so, ayan, para sa ang mini sport bikes, no? Kung may cover siya ng pairings, no? Ma'am Marie, dito ba ang ginyal, ma'am? Ang battery? Yes po, dyan po yung battery niya. Bali, di top lang din po yan. Ah, ito ba yung naka-NFC, no? Yung, ayun, basta itap lang siya mga boss, tapos maring siya, magpa-power siya kagad. Yung gamit ng yung parang maliit. Ito pala. Ito yung NFC. Yeah, NFC. Okay. And then, this brake din po yung ano niya, harap. This brake ang kanyang harap? Yan, yeah, this brake na harap dito. Yan. Sulit doon. Panalo. Maganda sa mga pambabae, ma'am. Maganda. At saka yung mga malilit lang na babae yan. Kaya yan. Matibay ito mag-abase ng Honda kasi ito mga boss. Sa halagang 77,999 as price. That's E. Ayan o. Oh. Alright, so dito tayo sa unahan. Meron pa dito? Bali, dito meron kaming ESCR. And then, EPAP. Bali, itong dalawang unit na to, lead acid po siya. Compare po ninyo dun sa mga nakahilera doon, puro lithium battery. Itong dalawang to, bukod tanging lead acid po ang battery niya. So, ganun tayong option. Kung ayaw nyo sa lithium, dito sa kanila mayroong lead acid. Apo. Bali, ang lead acid niya, 72 volts, 20 ampere ang battery niya po. And then, ang kilometer range niya po, 70 kilometers, and then ang speed niya, 52. 52? Ah, apo. So, yun mo tuloy ito, ganyan ang pulmahan mga boso. Tapos, ayan, nakabalda ka ng ilaw dyan. Ito ka ng ilaw. Integrated na ka ng lens dito na makanyang glass. Tapos, fairings niya, glossy, blend na ng matte na black dito. Pagkaroon siya ang black bar dyan. Okay, ito ka niya ang panel gates. Pagkano ka man eh? Bali, naghahalaga si ESCR ng 68,999. Meron ka ng Honda na ESCR. Ito naman ang ating Honda EPAP. Sa ating Honda EPAP naman ay ang battery niya 72 volts, 20 ampere, and then
naka 1-2 watts na motor po siya, and then ang kilometer range niya po 70 kilometers. 70 kilometer. Ayan, ito kanyang max speed niya 52. 52? Opo. Wow. May pag-brush po kanyang locks, ma'am, no? Kailan mo yung ano niya, headlight niya, Katobiso? Ano siya integrated, Katobiso? Ito ang kanyang headlight na naka-bulb type dyan. Pwede pa siyang parking light dyan. Dito naman ang kanyang panel gauge. Sa isang ano mo siya? Ano na lahat. Okay, ito naman ang kanyang ilaw. Kanyang signal light dito. Classic po na pulong ba dito, mga Katobiso? Classic. Tapos ganun din siya, naka-disc brake siya dito, mga boss. May mga butas, oh. Parang mukha ni Tropic sa maraming butas, mga boss. Ano, panalo. Okay, meron sila ito, ano, may center stand, may side stand dito. Ito ang kanyang pulmahan sa kanyang gilid, no? Sobrang malaki pala ito, no? Malaki po yan, boss, maganda. Malaki pala siya, oh. Dito lang sa harap, medyo cute siya, no? Okay. Pero dito, dambuhala pala ito, mga tabi, no? Malaki, malapad ang kanyang market board, no? Ayan, magkano ito, mamali? Mali, naghahalaga po si EPUB ng 66,999. Ito naman po ang ating Honda Yugo. Ito po yung medyo pricey na sa Honda namin. High-end ba pa? High-end na talaga sila. Dalawa sila ni Honda Yugo GT. Bali, ang Honda Yugo natin, ang specification niya po, ang battery niya 72 volts 20 ampere pero lithium battery po siya, and then ang kilometer range niya po 63 kilometers, and then max speed niya 65. Oh. Wow. Lakas na 'to, mga boss, 65 kilometer ang kanyang max speed dito. Ayan, so ito ang kanyang itsura, mga Katobiso. Sino ba 'to sila, ma'am? Ito. Ayan, so, yung mga ayan, sila tatlo. Tatlo siya. Honda Yugo, no? So, ito ang kanyang pulmahan, Katobiso, dito naka powered by LED ang kanyang ilaw dito. Ayan, oh. Ganda, oh. Lens nyo. Glossy white ang kanyang fairings. Ayan, naka-disc brake na, naka-mags ang kanyang rim dito. Medyo may kalakihan ang kanyang gulong, ma'am, no? Nga po. Ayan, may malaki sa mga boss. Ayan, oh. 90x90x12. Ayan, oh. Kasi ito yung anuhan niya na step na tayo, no? Ang ganda, oh. Ah, ganda, oh, ito, no. May pagkaiba na talaga, no, high-end na ito, Katropix, no. Ano kanyang, ano ito, ma'am, battery, ma'am? 72 volts, 20 ampere na lithium battery po. Ang kanyang power, motor? Ang motor power niya po, 18 watts. Ayan, 1,800 watts ang kanyang motor ito, Katropix, oh. Wow. Yan, available colors niya. Ang bali, army green, white, and then gray. Gray, oh. Army green, white, at saka gray. Tapos meron siyang decals, mga boss. Ayan, may design dito. Pero hindi may siyang kadabihan. Tama lang siya, no? Ayan dito. Marag ka-blend lang sa kanyang tsura dito. Wow, price, mamali. Price level tayo. Price niya po, 109,999. But still negotiable po kasi may 5% po kayo. Wow, may 5% off. Tignan ko, Tropics, no? May list pa ito, no? 109,999 pesos. Ito kasi yung mga high-end nila, Tropics, na mga Honda, no? Kung gusto nyo, mid-range lang. Ayan po, mga ano na. Kung gusto nyo high-end talaga, ito po sila, 109,999 pesos. Pero kung gusto nyo high-end talaga, premium, double premium, class A. Ito na po, mga Tropics, no? Panalo. Double E plus, no? Okay. Hindi lang double E, triple E plus pa ito, mga boss. Ano naman ito, Mamari? Ito naman si ating Honda Yugo GT. Ito ang pinaka-sikat sa kanila. Top of the line, Katropix, no? Kasi, di ba ito yung dalawang, ano, ma'am? Dalawang dual. Opo, naka-dual battery po dual siya. Battery, and then, 5,000 watts na po ang kanyang motor. Grabe! 5,000 watts. Ito, Katropix, 1,800 na ngayong motor itong ano, no, Yugo. While this one is 5,000 watts ang kanyang motor. And then, dual battery na, mga lithium. Boss. Ayan. Lithium pa, powered by lithium. Ayan, mayroong decals dito. Ayan, ito kanyang decals niya. May apakan. Malapad ang kanyang market board. Ito ang lagan sa kanyang helmet. Ignition cane. Ito ang kanyang handlebar. May pagka-riser bar. Ayan. Sobrang laki ang kanyang panel gauge, mga Katropix. Oh. Ayan. Tapos, naka-dual disc brake siya dito. Ito ang kanyang harap likod. Harap at likod naka-disc brake na. Ang gulong dito, nasa mga 12 din ito, ma'am, no? Well, dito ko sabi, 90x90x12. Ayan, naka-mags na. Ayan. Dito, magkano ito, ma'am, Marie? Ito, ma'am. Bale, si Honda GT po natin, naghahalaga po siyang 248,999. Grabe.
248,999. Visit po kayo dito sa store namin, 1119 Nara Street, Tondo, Manila. Ang bali, open po ng store namin, 8:30 a.m. to 6 o'clock p.m. po. And then, contact po kayo sa akin. Pag alimbawang hindi kayo makakapunta, pwede po kayo kumontak sa 0915-4252-785. Maraming salamat po. Visit po kayo. Antayin ko po kayo. Ayan. Thank you so much, Ma'am Marie. God bless. So ayan mga boss, hanggang dito lang tayo katabi. Maraming salamat sa panonood sa ating munting kwentuhan sa e-bike Honda, kung saan ating na-features ang kanilang stock na sobrang friendly price. Ayan, so hanggang dito lang tayo mga boss. If you have informed by vlog, so baka naman dyan subscribe na para lahat ng update ay mapunta sa inyo. So, hanggang susunod, this is Tropics. Paalam. Signing off. Bye-bye.